kong hatol ay salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Matuwid.
Okay, magandang gabi sa lahat. Today is June 15, 2020. Ang dalawang magkaibigan ay nagkasundo muli upang pag-usapan ang paksa tungkol sa kung sino ang tunay na iglesia ayon sa Biblia. Ang maglalaban ho sa gabing ito ay si Rasha from Catholic, at sa negative side naman si Ohayo from MCGI. Okay? So, ang rules na napagkasunduan, kapag may categorical na tanong, sumagot muna sa categorical bago magpaliwanag nang hindi lalampas ng 30 segundo. Kapag walang sagot sa categorical, automatic, next question. Not related sa topic, hindi accepted. As usual, unpro attitude, side comment, hindi rin accepted. Lahat ng pasya ng magiging pasya na moderator na itinalaga ninyo dapat sundin. So dadako na tayo para sa unang presentasyon ng affirmative. Ready ka na, bro? Sige, salamat. Okay, so 10 minutes presentation, go. Sige. Kung nga pala si Rasha, no? Vista Dayanan, isang Catholic. At ititindig ko ngayon ang True Church, which is yung Catholic Church. So, uumpisahan ko, no, sa doktrina namin according dito sa CCC, paragraph 811. This is the solely Church of Christ, which is the creed we profess to be one, holy, Catholic, and apostolic. These four characteristics inseparably linked with each other indicated essential features of the Church and her mission. The Church does not possess them or herself. It is Christ who through the Holy Spirit makes His Church one, holy, Catholic, and apostolic. And it is He who calls her to realize each of these qualities. So, doktrina po talaga namin, no? Inaamin namin at kiniklaim namin at meron kaming ebidensya na kami yung tunay na iglesia na tinayo ni Jesus. Yan yung topic namin ngayon. So, sisimulan ko sa isang talata. Sabi dito sa ikalawang Korinto 13:1, sabi dito, ito ang ikatlo na ako'y parirehan sa inyo. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay pagtitibayin ko ang bawat salita. Ibig sabihin, pag magpapatibay tayo ng salita, dapat merong dalawang saksi o tatlo. So sabi ng Bible, kailangan mo ng dalawang tatlong witness para sa tibayin ng bawat salita. Ngayon, ano ba ang witness ng Catholic? Una, ang Biblia. Pangalawa, ang history. At pangatlo, at iba't ibang mga libro, standard reference na hindi po amin, of course, kasi self-serving yan kung amin. So sisimulan ko sa Biblia, unang witness. Mateo 16:18, laging ginagamit ito pag binabanggit ang True Church, sabi dito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Makikita natin ito sa characteristic una, ito ay one, ibig sabihin single church. Jesus ay nagtayo ng isang ng single church o hindi maraming iglesia kundi iisa. So one, ibig sabihin isang iglesia na tinayo mismo ni Jesus. So unang characteristic yan, no, ng isang iglesia. Ang susunod na isang characteristic ng tunay na iglesia, ito ay dapat holy. Una, one. Pangalawa ay holy. Ito ay mababasa sa unang Pedro 2:9. Babasahin natin. At tapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilas-gilas na kaliwanagan. So dapat pala ang iglesia ay holy. Kaya nga sabi dito nga sa unang Pedro 2:9. Una, one, holy.
Pangalawa naman, ang susunod natin ay pangkalahatan. Dapat ang tunay na iglesia ay pangkalahatan. Mababasa natin yan sa Gawa 1:8, Greek Bible, at sa Mateo 28:19. Babasahin muna natin yung Mateo 28:19. Teka lang. Mateo 28:19. Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So dapat pala ang tunay na iglesia ay pangkalahatan. Kung babasahin din natin yan sa Gawa 1:8, sa Greek Bible, Ecclesia Catholis. Mababasa natin, letra for letra, Ecclesia Catholis. Ano yan? Greek Bible, Acts 1:8. Ang susunod ay dapat ito ay apostolic. Isa sa karakteristik ng tunay na iglesia ay apostolic. Mababasa natin yan sa Acts 1:25. Sabi dito, Acts 1:25. Teka lang. Upang maglingkod bilang apostol, upang maglingkod bilang apostol, kapilit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin na siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. So dapat pala ito ay isang apostolic o pag-ao maglilingkod bilang apostol. So next natin na witness ay gagamitin natin yung history book. Kung nakaayon ba ito sa history at hindi purely claim lang, dahil pwede namang sabihin ng iba na kami yan. So ang Katolik ba ay sinasang-ayunan ng history? Sabi nga sa Biblia sa Juan 5:31, kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. So ibig sabihin, gagamit tayo ng history book na hindi sa amin. Basahin natin ang history book at hindi po ito sa Catholic book, hindi po ito amin, kundi ito ay standard reference na tinatanggap sa buong mundo. Pag sinabing standard, wala po itong halong bias. So, babasahin ko ang isa sa prueba namin, Merriam-Webster Encyclopedia of World Religions, edition, page 932. The Roman Catholic Church is a Christian church with a highly developed doctoral and organizational structure. It can trace its history back to the original apostles of Christ in the first century. So, napakalinaw yan. Babanggit pa tayo ng isa pang ebidensya, isa pang witness sa Gloria Encyclopedia, volume 5, page 106. The Catholic Church is from the Greek, which means a universal. It is divine society founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Meron din yan sa Campstone Encyclopedia. The Catholic Church is the largest Christian denomination that has always existed since the first century and is the original and the true Christian church in history. So kita nyo, malinaw no na nagkaroon tayo ng matibay na ebidensya gamit ang Bible at ang history. Kaya sana ang ating kaibigan sa kanyang pagpapatunay ay gumamit ng history din na sumasang-ayon sa sinasabi nila na sila ang tunay. Dahil kung gagamit lamang siya ng Biblia at sasabihin nila na sila yon, kaya din naming sabihin na kami yan. Ngayon, paano natin malalaman kung sino sa atin? Siyempre, hahanap ka ng ibang witness sa pagpapatunay. Ito. So isa sa anong sa isa din sa ating pagpapatunay no patungkol sa True Church, yung dapat naka-connect ba kayo doon kung paano nakarating ang Christian sa Pinas no. So sa
43,000 na church na nag-aangkin na sila yung tunay, paano natin malalaman o mafi-filter yung ang dami-daming church, actually ang dami na nag-claim na sila daw yung tunay? Simple lang. Kung ang Inglesya nyo ay nauna pa ang Bible sa inyo, paniguradong peke yan. Bakit? Dahil si Jesus bago umakyat sa langit, hindi po nagsabi na basahin nyo ang libro. Kung yung itong libro, kundi siya po ay nagtayo ng kanyang Iglesia upang ang mga tao ay doon makaalam ng katotohanan. So, pangalawang punto natin. Ang Iglesia ay una doon sa Jerusalem. Sabi nga sa Gawa 6:7. Patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos at tumadami ang alagad sa Jerusalem at maraming paring Hudyo na naniniwala sa magandang balita. So nag-uumpisa po ito sa Jerusalem, sunod sa Roma, Gawa 23:11. Ang susunod, pumunta ito, nakarating sa Roma, Roma 1:8. Sumunod sa Espanya, tapos sa Philippine history, nakarating sa Pilipinas. So kailangan alam natin kung paano napunta din sa Pilipinas yung tunay na iglesia from Jerusalem to Philippines. So kami kaya naming i-track from Jerusalem to Rome. Okay, that is the end of first presentation ng affirmative. So punta naman po tayo sa 10 minutes cross examination kay Ohayo ng MCGI. Para sa mga latecomers and late viewers natin from live, pakisuyo naman yung may maingay na background ng bata. Okay. Ang topic na pinag-uusapan nila ay sino ang tunay na iglesia? Catholic or MCGI? So that is the topic, no? Ngayon proceed tayo for 10 minutes cross examination under by MCGI. Mr. Ohayo, pasok. Yes, good morning po. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Magtatanong po ako sa affirmative side tungkol sa kanyang tindig. Ay yun daw ang church na ngayon ginamit ng ikalawang Korinto 13. Cut the time. Hello. Restart natin. Pakisuyo muna yung may maingay na background. Okay, no? Yung may maingay na background. Yung bata. Kanina yun. Pakisuyo. Pag walang makakapag-silent, then sa live na lang po kayo manonood. Ilalak na lang po namin yung live. Pakisuyo lang. Okay. So, 10 minutes cross-examination, Ohayo. Proceed. Opo. Ngayon, dito sa ikalawang Korinto, ginamit ito ni Rasha nang sabi, dalawang saksi. Actually, dalawa nga, hindi tatlo. Okay, ito ang ano, tanong ko. Meron ka bang preferensya na magpapatunay na meron ng Catholic Church around 333 AD? Sa source mo yung nabasa? Oh, gaya nga ng sabi ko, no? Yung isa sa ebidensya natin, Merriam-Webster Encyclopedia, World of Religion, page 932, Gloria Encyclopedia, volume 5, page 106, Capstone Encyclopedia, at marami pa kung gusto mo. So, yun ang sagot ko. Sa ikalawang question, alin ang tinutukoy na sangbayan ng Diyos sa Biblia? Tanggap mo ba na ang mga hintil gaya natin ay pwede masangkap sa Iglesia ng Diyos? Yes, both yan. Hudyo tsaka hintil. Yes, no? Sino ba ang kauna-unahang nabautismo sa Catholic Church? Yung Pedro na.
sino yung kauna-unahan. I think wala akong nilatag patungkol dyan sa pagbautismo. Sino ba ang kauna-unahan na bautismo sa Roma? Hindi, wala akong nilatag patungkol sa bautismo, moderator. Granted, next question. Okay. Sabi mo, ang iglesia ay dapat holy. Hello, ulit? Hanggang mo ba mayroong hanggang mo ba na mayroong nusig ang Iglesia Katolika noon? Merong inusig. Wala po, wala. Wala, no? Oo, wala. Sa next question po, kailan umiira lang ang RCC? Umiira lang ang RCC, 33 AD, sa araw ng Pentecost. Ayon sa referensya nyo? Yes po, ayon sa mga referensya. Hindi sa amin, kundi sa mga standard reference like encyclopedia, Webster Dictionary, World Almanac, at iba't iba pa. Lahat ba ng aral ng Katoliko ay aral na tinuro ng ating Panginoong Hesus? Siyempre po, dahil kung ang Katoliko ay ang tunay na iglesia, lahat ng turo ay turo ni Hesus siyempre. Okay. Nakailang ano na po ako? Matanong ko lang po, nakailang tanong na po ako? Eh, hindi yung dami o ilan ang tanong ang pinalalakad dito, bro, kundi oras sa loob ng 10 minuto. So meron ka pang 5 minutes 33 seconds to give those question. Okay. So, yun, saan mababasa sa bilan ng aral ng Panginoon? Kawan ng buto at lahat ng oh, yung usapin natin ay patungkol sa True Church, hindi sa Rebulto, kaya tinatanggi kong sagutin yan. Granted. Next question. Sa Gawa 1:18 ba, sa Greek nababasa ba itong Universal Church nyo? Hello? Yes po, kung titingnan mo sa Greek, meron yan, Ecclesia Katholis. Ecclesia? Yes po. Anong Greek translation siya? Anong Greek translation siya? Hindi, yung Greek translation na yun, bro. Hindi, marami kasing Greek translation. Alin doon sa mga Greek na yun? Teka, titingnan ko muna, bro. Pero next question ko muna. Okay. Wala na siguro kung matatanong. Yun lang po. Okay, so i-read ng kaibigan natin ang kanyang oras. Ngayon ay pupunta naman tayo para sa negative side for negative presentation. So, Ohayo ng MCGI, 10 minutes, go.
10 minutes, bro. Pasok. Hello, hello. Dinig na po ako? Okay, 10 minutes. Okay po. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan, at lalong-lalo na po sa Kaibayo. Una po sa lahat, inaanyayahan ko po kayo na makinig po ng aming ginaganap po ng mass indoctrination. Sa gabing ito po, ay dadako na po ako sa paksa na aking patutunayan, ang paksa po through church. Alamin po natin ano po ba ang true church sa Biblia. Sa unang Timoteo 3:15, maliwanag po ang true church, church, iglesia ng Diyos o church of God. Ngayon, susunod nating itanong, ano ang pagkakakilanlan ng true church sa Biblia bukod po sa pangalan? Pababasa po natin yan sa Mateo 28:19-20. Sinasabi, maliwanag po. Ano po ba ang ano? Sandali lang po. Ang sabi po sa Mateo 28:19, dahil dito, magsiyaon niya kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Cut the time. So nawala siya. So patalastas po na tayo sa lahat ng mga gustong bumati. Bumati na, no? Binabati ko po lahat ng mga uunahan na kita, bro, makisig, no? Mga TV gang, no? TV gang mo na. So shoutout sa kaibigan ko, no? Totoy. Oh, good evening sa iyo kung nanonood ka man. Sa mga nanonood ng ating live, paki-share. Ayan na, hindi siya nakalock. Nakikita niya naman yung screen siguro. Oh, bumati na lahat ng gustong bumati, no? Sa mga fans club ko. Shout out sa inyo. Unang-una kay ano? Unang-una kay Pastor Ferdinand, nanonood yan. Oh, good evening. Boring bro yung ano, yung tanong. Yun lang makokomento ko. Binabati ko si Charleston. Sabi dito sa mga comment. Basahin na lang natin yung mga comment ayan. Sabi rito, ang boring-boring naman ang debate, ang hina magtanong nung MCGI. hindi naman sa ganun siguro, eh, baguhan lang. Matagal na si Ohayo. I think nauna pa siya sa akin sa voice call. Mga 3 years ago, para lang sa kaalaman niyo. Edwin, yung manok ninyo, pakisuyo naman yung manok ninyo, ano Edwin? Oo. Calling the attention of all MCGI member, no? Sa debater po ninyo, nawawala po siya. So ito, sabi, shout out kay Edwin Nationalist, pakisabi ang hina ng manok niya. Talaga naman.
Sayang. Oh, maganda sana kung ako sana yung lalaban eh. Ang sarap magtanong sana kay Rasha. I think merong specific time na ibinibigay pagka ganito, ano, yung time for waiting. Ito wala ba? Wala. Nawala. Nawala yung pambato ni Edwin. Sino yung naka-loudspeaker? By default, ano panalo ka na, Rasha? Ano kasi yan, Rasha, pasensya ka na kasi galing sa work yun. Talagang, kasi naiya naman ako sa iyo, matagal mo nang inaantay yun. Na pinilit ko lang talaga yun, kaya kasalanan ko talaga yun, Rasha. So kasalanan ko rin sa kapatid ko yun. O, kasalanan ko rin sa kapatid ko yun. Ano, tuloy ako sa kapatid. Okay lang ba, Rasha? Ako na magtutuloy? So yun naka loudspeaker. Magtatanong ba ako ulit? Okay lang ba sa'yo, Rasha? Pag bibigyan mo ba ako? Kasi hindi, unfair sa akin. Hindi, ikaw na yung magtitindig, ano, Edwin. Paano kung maitutuloy kung ano? Mamadali lang naman tong tanong ko. Simple lang, konti lang naman. Ah, okay lang ba? Hindi, parang okay, unfair sa akin yun. So. Eh, pagka hindi naman ako nagtanong, hindi logi naman ako. Oh, sige, magtatanong na lang. May tanongan pa man sa cross, di ba? Ah, sige. Okay lang ba yun? Sa rebattle? Oh, sige, sa rebattle lang. Hintayin pa natin ng konti. Baka na, ano lang. Ha? Hintayin pa natin, makisig? Wag iisipin ng mga nanonood sa live na umatras si Ohayo, ha? Wala noon. Hindi naman, kasi nga pagod lang yun. Hintayin lang natin, baka nawalan yung signal. Best friend makisig, sana maunawaan naman nila. No? So kasalanan ko talaga yan dahil ako promoter. Okay lang yun, Edwin. Napilit ko yung tao. Actually, hindi talaga sanay sa ano yun. Pang-written lang namin yun, ginagamit namin sa written. Pero para sa akin, dapat bigyan tumayo si Edwin. Ala, hayaan niya lang yung kasama niya. Edwin! Edwin, total! Gusto mo mas matinding konti. Ace, okay ba sa'yo yun? Si Elipin. Andiyan si Elipin, no? Elipin! Edwin! Oh! Total, inaamin mong kasalanan mo. Pwede ba ako tumira sa'yo ng kapiranggot lang? Mga 5 segundo. Sige. Hindi na isang bagong bagay sa amin na may mga hindi natutuloy na laban pagka MCGI ang kausap pa na Edwin. Salamat. Wala pang 5 segundo lang patityada po. Ganyan din yung nangyari sa akin nung isang araw si Cyrus Enriquez na isang MCGI. Sa kalagitnaan ng debate, bigla siyang nawala kuno. Pero nakikinig siya. Pero ako, pinapayagan ko yung siya na, kung merong ano, magsisit-in. Naka-online siya nung nag-chat pa eh. Nag-chat pa nung oras na yun. Kasi ganito na siya. No? Nag-chat siya sa akin. Sabi niya, tol, pwede bang ipar-skid na lang? Kasi hindi talaga ako prepared. Hindi ko pa napag-ahandaan. Sabi ko, yung basic na lang, yung ipakilala mo lang. Kung ano yung ano mo. Kaya gano'n, hindi siya prepared talaga. So, mapansin naman natin, ano? Edwin, wala namang problema eh. Pwede daw na ikaw na magtuloy. Palagay ko, kaya mo naman bigyan ng stand ng MCGI kung bakit true charge eh. Oo, sige. Walang problema. Ikukwento ko na lang kay Rasha. So, sa ngayon ay napagpasyahan ng 2 panig na itutuloy na ni Edwin as MCGI ang debate. So, wag po nating isipin na umatras ang ating kaibigan ayon sa ano, baka nawalan lang natin ng signal. Nawalan ng signal. Ayan. Oh, pagod, et cetera. So, tuloy ang laban. So, mayroon kang 7 minutes, 51 seconds, Edwin, para itayo ang negative side. Ano ba? Magtatanong ba? Hindi naman yata natapos yung oras. Presentation. Okay, presentation na lang. Rasha, 10 minutes daw. Okay, so 10 minutes. Bro, Ilipin, pwede ba kitang ano, mahiram saglit, kapatid? Bro? Nagabasa. Sige po. Wala kasi kung actually, itong yung cellphone, inihiram ko lang din. Pinukuha na nga. Walang biblia to. Charleston, pakisuyo, mag-headset ka, bro.
para di mag-feedback. Saglit lang, ayusin ko lang. Baba lang ako sa kita. Sabihin mo ang talaka. Sige, bumati ka muna, Tayblaan. Ate Nads, batiin mo na lahat ng pwedeng batiin. Oo. Ako, sa mga lahat ng nanonood. Ako ito nga nga gang, ibigang. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagaya ko lang sila. Ako sa Nads. Isa pa. Sige, sige lang, sige. Sige. Lady, ladies first, ano, Rasha, pambihira ka naman. Tayblaan, tulog na. Gabi na, masama sa kalusutan ng senior yung Humina. Okay na, Tayblaan, tulog na ha. Kanina patulog yan, ay sas. So, 10 minutes presentation, ano, ready na ba ang MCGI, Charleston at saka Edwin? Okay na, start na ako. Okay, sama atin po ang kapayapaan ng Diyos na mga kapatid. So, sa nangyaring ito, pagpasensya na po ninyo at itutuloy ko na lang po. So, konti lang itong sasabihin ko, mga ilang mahalagang bagay lang na dapat maging malawak tayo sa pag-uunawa, no, para makilala. Kasi alam nyo, mga kapatid, yung samahang sa Diyos, meron po yung palatandaan para makilala po natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya dun sa isang ano, tayo ang wika ay hindi sumusuntok sa hangin. Yung aral na itinatawid sa kanila, galing yun sa Panginoong Hesukristo, no, tinawid sa kanya yun, sabi niya pa nga, hindi ko ang wika ito itinanggap sa tao, kundi sa patotoo ng ating Panginoong Hesukristo. So, direkta niyang tinanggap yung aral na iniaaral niya sa mga hentil. Tandaan natin, no? Dalawa ang ministeryo niyan. Yung isa sa Israel, sa Jerusalem, na ibinigay kay Apostol Pedro. Si Apostol Pablo, itinilaga para sa mga hentil. So, siya ang umakay sa mga hentil, no? Para yung mga hentil ay mabalik doon sa katwiran ng Diyos. So, yung palatandaan, mayroong palatandaan yan para makilala natin yung totoo. Maraming palatandaan yan. Unang-una, alin ang unang-una? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, pakibasa kapatid, yung nasa 1, makikilala ang wika ninyo sa turo. Pakibasa kapatid, para madinig nila ng mga kasama natin dito. Ito po ang nakasulat, 7:17. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapat ang humahanap ng kaluwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. At sa kanya'y walang kalikuan. Napansin nyo? May binabanggit si Bro Elipin, kaluwalhatian. Yung kaluwalhatian na yon, no, na nanggagaling doon, may pinanggalingan yung kaluwalhatian eh. Kaya ibig ko itong tinatanong, kanina ko pa tinatanong, di naman nila masagot. Diyan sa GC, no? Yung samahang sa Diyos, meron niyang kaluwalhatian. May pinanggalingan kaluwalhatian yan, no? Na kung uunawain natin, eh yung kalwalhatian na yung galing sa Diyos. No? Na nandoon, makikita natin doon sa loob ng iglesia. So, sa pamamagitan ang wika nung turo. So, merong turo dyan na sinasabi na dapat yung turo na ginamit sa kanila doon sa unang iglesia, no? Doon sa unang mga naglingkod sa Diyos na inakay ng ating Panginoon Jesucristo. No? Yung aral, meron tayong ano eh, meron tayong paggagayahan ng aral. Kasi nga, aral nga eh. Ang sabi, makikilala ang wika ninyo doon sa turo. Di yung aral pala ang batayan para makilala mo kung alin ang iglesyang totoo. Malinaw yung talata, no? So, aral. So, dapat ang aral natin, kung ano yung aral doon sa panahon ng Kristiyano, dapat magmamanifest din sa ating panahon. Kung anong aral, makikilala mo
O tignan mo yung aral namin. Ang aral namin, hindi kami umaaral ng sariling unawa namin. Ang sabi doon, makikilala mo sa pamamagitan ng turo. O humahanap siya ang wika ng sariling kalwalhatian. So, hindi kami nagtuturo galing sa aming kalwalhatian, kundi yung aral namin, pinanggalingan ng kalwalhatian, galing din doon sa mga unang naglingkod. Kasi andun yung kalwalhatian eh. No, doon sa pamamagitan ng aral, makikilala niyo ang wika ang turo. E di, yung turo doon sa unang iglesia, yun din ang aming inaaral sa ngayon. Kaya ang aral namin, yung inaral ni Apostol Pablo na bigin mo ang kaaway mo. No? So, ang kaaway mo, pag nagutom, papakainin mo. So, meron kaming ganong aral. Isa yon. Then, ano pa ang batayan natin na ang isang samahan, makikilala mo kung ito ay sa Diyos. Pakibasa nga kapatid yung nasa Joel na ang aking bayan ang wika ay hindi mapapahiya. Sabing gano'n, no? So, pakita ko lang sa inyo to as for the record lang. No? Kasi naniniwala naman kami, yung aral namin di matutulan. So, ipalagay ng iba na nagkiklaim lang kami. Pero ito ang isang batayan, mga kapatid, ano? Para makilala natin ang isang samahan. Tandaan natin, yung aral na ito, hindi napapahiya. Dahil bakit? Yung aral nandoon sa bayan ng Diyos at yung bayan ng Diyos, siyempre kasama niya yung given niyo, nandoon yung aral sa kanya. Yung aral, hindi mo kayang tutulan. Bakit? Galing sa Diyos yun eh. Palatandaan niya yun eh. Na ang isang samahang sa Diyos, merong ganyang, ano, no? Merong ganyang manifestation. Pakibasa nga kapatid, yung nasa Joel, dos yata yun, kapatid? Opo, sa 2:27. At inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel. At ako ang Panginoon ninyong Diyos at wala nang iba. At ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. Ayan. Alam niyo kung bakit, mga kapatid. Alam niyo kung bakit sinasabi yan ng Diyos. Kasi bakit? Yung aral niya, hindi mo kayang tutulan yun eh. Kasi galing yun sa Diyos eh. No? So, pumunta tayo doon sa hula. No? Meron bang hula na magaganap sa mga huling araw? Meron bang bayang sa Diyos na lilitaw? Pakibasa nga kapatid yung nasa... anong kapatid yung talata? Sakarias ba yung kapatid? Lalalangin, ang aking bayan lalalangin sa mga huling araw. Opo, sa awit? Okay, sa awit pala, sa awit. Sorry. 102:18. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod at ang bayang... Teka kapatid. So meron diyang binabanggit na ukol sa lahing susunod, no? At bayang lalalangin. Sige nga, tuloy mo kapatid, tuloy mo na. Yung sa awit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod at ang bayang lalalangin ay pupuri sa Panginoon. Kapatid, kabisado mo ba yung nasa Jeremias? Sila'y magiging aking bayan. Hindi ko kabisado, hindi ako familiar sa ano. Pero magandang talaan tayo. Padidinig ko lang sa kanila. No? So, teka lang muna. Hanapin mo lang yung kapatid. No? So, i-deliver ko lang itong nandito sa awit. No? Meron talagang hula na katutuparan ukol sa lahing darating, no? Doon sa bayang lalalangin, meron sinasabi sa awit. Ituloy natin kung anong bayan ito, kapatid. Opo, babasahin po. Sige po, kapatid, pakibasa. Yung nasa Jeremias. Aklat ng Jeremias. At mula sa kanila, magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. At aking pararamihin sila at sila'y hindi magiging kaunti. Aking ding luluwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. Ang kanilang mga anak naman ay magiging gaya ng una at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko. At aking parurusahan yaong lahat na nagsisipighati sa kanila at ang kanilang prinsipe ay magiging isa sa kanila. At ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila. At aking palalapitin siya at siya'y lalapit sa akin. Sapagkat sino?
Sige, kapatid, kapatid. Sapagkat sino yaong nangahas upang lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. At kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Ayun, okay. So maliwanag 'yan, ano. Ayan ay pat, ayan ay hula na patungkol doon sa hindi niya bayan kasi logic, ano, gamit tayong konting logic. Lagyan natin ng konting logic 'to para magkakulay ito. Sila'y magiging aking bayan. Ibig sabihin niya, mga kapatid, no, hindi yung patungkol sa Israel. Kasi alam naman natin, isinulat yan, umiiral na ang Israel niyan. So, illogical na nasabihin niya ng Diyos na magiging aking bayan. Eh kung patungkol yan sa Israel. Ibig sabihin, mga kapatid, no, hindi yan patungkol sa Israel. Ibang bayan niyan na magiging kanyang bayan. So, hula yan. Ngayon, saan magaganap 'yan? Na yung hindi niya bayan ang wika ay magiging aking bayan. So, saan magaganap? Kasi hula nga eh, no? Pakibasa kapatid yung nasa Isaiah 24. Opo, ganito po ang nakasulat sa 24. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa mga tuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Time. Naku, sayang, hindi inabot. Time na ba? Time. Sige. Okay, so, dyan nagtatapos ang ating negative presentation. No? Dadako naman tayo for 10 minutes cross-examination under by RCC. Rasha, proceed. Oto, unang tanong ko lang kay Edwin. Bakit hindi mo binabanggit yung MCGI na patutuo mo ngayong sa debate na to? Alam mo kapatid, kulang yung oras ko, no? So, nakita mo naman, kulang pa nga yung binasa ko, eh. So, hindi talaga ako tumitindig ng 10 minutes eh. Kulang sa akin ng 10 minutes, kapatid. Pasensya ka na. So, siguro mamaya, baka kung makakapag-rebat ako. Bakit nga, bro? Oo, kasi hindi ko pa inabot ilatag, kapatid. So, illogical na itanong mo sa akin yan. Kasi hindi ko pa inabot sa paglalatag ko. So, tanong ka na lang muna doon sa nilatag ko. Tanong ko bro sa nilatag mo. Naglatag ka ng Jeremias 30. Sabi mo yung bayan pumapatungkol sa inyo. Babasa lang ako ng premise bro ha. Dito sa Jeremias 30 din. 4. Sabi dito at ang mga ito ang mga salita ng sinabi ng Panginoon tungkol sa Israel at tungkol sa Juda. Naniniwala ka ba dito bro na patungkol ito sa Israel at tungkol sa Juda? Hindi bro. Kasi ang nakalagay dyan sa context, kung unawain natin, sila'y magiging aking bayan. So hindi. So sino yung tama? Ibig sabihin hindi niya bayan 'yan. So sino yung tama bro? Ikaw na nagsasalita o yung nakasulat dito sa Jeremias 30 na patungko sa Israel at sa Juda. Meron ba sinabi diyan na patungkol sa Israel at Juda? Oh, ito Panginoon tungkol sa Israel at tungkol sa Juda. Mm-hmm. So actually wala namang ano diyan, bro eh. Kasi yung alam mo pagdating ng panahon yung Israel tsaka yung mga Hentil pag-iisahin yan eh. Pero yan, yung sinasabi diyan, patungkol talaga yan sa bayan niya na lalalangin, no? So yun naanindila ko tuloy. Yun yung context, bro eh. Tanong bro, tanong. So ulit na tanong bro, yung dito sa Jeremias 30, ano yung bayan ng Diyos dito para sa inyo? O yung iglesia ng Diyos, kapatid. Wala naman siya ibang bayan eh. Kundi yung iglesia lang ng Diyos, eh, yun yung tinayo niya, eh, yung nasa Mateo 16:18. At itatayo ko ang aking iglesia. So, iglesia yun ng Diyos. Next na tanong ko, bro. Sinabi mo,
itata doon sa Mateo 26. Itatayo ko ang aking iglesia. Sino yung nagtayo doon, bro? Itinayo yun ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Itinayo ng Diyos. So, sino yung nagtayo ng MCGI, bro? Ayon sa sect, bro. Ang nagparehistro niyan, si Brother Eli. Sa sect, ha? Sa ano ng mga tao, sa batas ng tao. Sige, yun lang. Salamat. Wini-wave ko na yung time. Sayang naman. Kulang yung oras. Sige pa, kapatid. Cool. Nabibitin ako sa tanong mo. Diinan mo ng konti. Sige pa. Ilan na ba, JC? Ilan ba yung... 6 minutes. Layo po. Meron pa mong 6 minutes. Tanong ka tungkol sa iglesia, kapatid. Sa iglesia. Total, parang friendly. Hindi naman kasi kita katalo, Rasha, no? So, naano lang doon sa kapatid. So, parang friendly sige. Sharing lang naman tayo. No? Okay, sige. Meron ka bang... bukod sa Biblia, bro, meron ka bang ibang referensya na mabibigay sa akin na nagpapatunay na ang MCGI ay tunay na iglesia na tinayo ni Jesus? Sa amin kasi, bro, more on Bible kami. Yung batayan kasi namin, talagang sa Biblia. So, supportive lang namin yung history, yung external, no? So, kung Biblia ang gusto mong referensya, unang-una, kagaya nung nilatag ko, makikilala nyo ang wika sa turo. O di yung turo, kapatid. O pangalawa, yung hula. Next question. Yung hula, ano rin sa amin. Ano? Sige, kapatid. Doon sa Mateo 16 nga, si Jesus yung nagtayo. Sabi mo naman, ang MCGI, ayon sa sect, si... kapatid na... ganito kapatid daw, para for enlighten lang sa mga nakikinig nyo, para hindi tayo, so liwanagin lang natin. Yung iglesyang itinayo, doon sa unang siglo, sa 1680, bro, hindi namin sinasabi... papaliwanag ko, bro, okay lang ba sa'yo? Para lang doon sa kapakinabangan ng iba. O kung okay lang sa'yo, paliwanag ko lang saglit para... Ito din naman yung itutumbok ng tanong mo, so sagasaan ko na. Okay lang ba sa'yo? Papaliwanag ko. 1618. Tanong mo sa moderator. Sige. Mr. Moderator, kayo daw po mag-decide. So, granted, no? Proceed. Okay. Gusto rin marinig ni, ni Makariel. Sa ganito, yung 1618, itinayo yan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, kung tatanungin mo kung kami yon, yung mga tao doon, hindi kami yun kasi kahapon lang ako pinanganak, Rasha. No? So, illogical naman na sabihin kung kami yun. Ako yun. Kasama ako ron. Hindi pa ako pinapanganak, umiiral na yun. So, iglesia rin yun. Totoo yun. Doon sa panahon nila. No? So, merong iglesia rin na sa panahon natin. Hindi ibig sabihin kami yung talagang nandun sa una. Kaya kami imitators lang. Ibig sabihin, katulad lang din namin yun. Pero yung gumanap doon sa unang siglo na iglesia, hindi kami yun. Kasi iba, may mga apostol yun eh. Andun sila Apostol Pedro, andun sila Apostol Juan. So hindi kami yun, hindi naman namin inabot yun. Pero yun, iglesia ng Diyos yun. So hindi kayo, no? Yun. Itinayo ng Diyos. So kung hindi kayo yun, bro, bakit ginagamit hindi mo yung talata? Hindi kami yun, ganito. Hindi kami yun in the sense na hindi kami yung literal na mga taong nandoon. Kasi sa panahon ng yun eh. No? Pero yung iglesia, binubuo kasi yan, hindi lang naman ng mga tao eh. Andun sa iglesia yung aral, yung doktrina, no? Yung proseso ng kaligtasan, yung mga anghel, may kautusan doon. So, hindi kami yung tao na gumanap doon sa unang iglesia. No? So, paano natin napapatunayan na kami ay iglesyang totoo din? So, ito bro, yung tanong ko, bro. Kung hindi nga kayo yun, sino yun? Yung mga iglesia din ng Diyos yun. Doon sa unang siglo. Tama mo, bro?
O kasi nga ganito, sabi ko, di ba? Illogical nga nasabihin namin kami yon dahil hindi naman kami nabuhay sa panahon na yun eh. Di ba? Pero iglesia din kami ng Diyos sa panahon naman natin ngayon. Kama, bro? Yun lang. Yun ibang lang. Tao lang yun. Okay? Ibang tao lang yung gumanap sa panahon natin ngayon. Iglesia okay. din kami ng Diyos. Itinayo din kami ng Diyos. No? Okay. So, pwede-pwede na po ang oras ng cross-examination. Ngayon, proceed naman tayo para sa rebuttal side, sa affirmative. Pasok, Rasha. Pasok. Sa part 2, no? Ito na yung panahon para atakihin natin yung MCGI ba ay tunay na iglesia o true church. At tanungin natin ang mismong founder ng MCGI na si Ellie, Brother Ellie. Ito pa ay isang patunay kung totoo ba o true church ba si ayong MCGI. Sabi dito, ipi-play ko lang konti. Ang conclusion ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Yung relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga tao nagtayo, hindi pa ako tao noon eh. 2,000 years ago. So anong sabi daw ni Eli Soriano doon? 2,000 years ago daw. Hindi niya kilala yung nagtayo ng RCC, no? So, tuloy natin ulit yung video. 2,000 years ago. We do not claim that we are the true church. It is unwise for me to claim that we are the true church. The true church have existed 2,000 years ago. The true church have existed 2,000 years ago. Ayan, napakinggan natin ulit si Brother Eli Soriano. Ang tunay na iglesia ay nag-exist noong 2,000 years ago. At sinabi din niya dito na we are not the true church. So, hindi ko alam sa mga MCGI talaga kung bakit sila lumalaban patungkol sa true church. Hindi ko talaga bakit hindi nila sinusunod yung pinakapuno nila na hindi sila yung true church. So, kung titingnan mo ulit doon sa Mateo 16:18, sino yung nagtayo? Si Jesus, malinaw yan, itatayo ko ang aking iglesia. At sa ating pagtatanong kanina, sabi ni Edwin na si Soriano ang hindi parehas, kumbaga. Kasi sabi niya, 2,000 years ago, yung tunay na iglesia. At yung Katoliko, ay 2,000 years ago daw. So, kahit yung founder nila o yung puno nila, nagpapatunay na kami yung true church. Dahil nga, yung true church ay 2,000 years ago. At ang Katoliko, kahit hindi niya alam kung sinong founder nito, sinong nagtayo, pero ito ay 2,000 years ago. So, pupunta tayo, no? Doon sa susugan ko lang yung church history ng MCGI. Sabi dito sa church history, nakuha ko to sa mcgi.org about church history. Sabi dito, babasahin ko, the late Nicolas Perez, Caperez, was the first leader of this group. When Nicolas Perez died in 1975, Eliseo Soriano Fernando pacified a group of believers whose spirits were dumped by an unexpected death of their leader. Although there existed no appointed official successor, Eliseo Soriano nurtured the flock and kept it intact. He taught them that the death of the leader does not mean the disintegration of the church. Driven by extreme greed for power, his former colleagues embarked on the dark scheme against him and launched an underground plot to malign and discredit Eliseo Soriano before the members.
Sabi dito, seeing this Eliseo Soriano together with a few hundred, immediately left the group. Oo, malinaw dito si Eliseo Soriano ay umalis sa grupo. Kung sasabihin ng ating kapatid na maraming beses na naririnig natin na sila daw ay umanib sa tunay na iglesia, yung iglesia ng Diyos. Actually, si Soriano ay umalis. Hindi po siya umanib, kundi left the group. Ayon sa kanilang church history, hindi akin to, kundi ayon ito sa mcgi.org. So, pupunta ako doon sa sinabi ni Soriano, no, na 2,000 years ago, na isa sa batayan ni Soriano, yung... Cut the time. Last warning na lang, makikisuyo. Yung aso, yung maingay na kuliglig, paki-silent ang mic. Unless ilalak po namin ang room, manood na lang po kayo sa live kung hindi mahihinto yan. Paki-suyo. Kung hindi masusunod, isa-isahin na namin kayong tanggalin. Sa live na lang kayo manood. Edwin, sa'yo ba yan? Wala. Hindi, nakamute ako. Hindi sa akin. Oh, so, nawala na. Okay, proceed. Ayan na. Tutuloy ko. Si Eliseo Soriano nga mismo nagsalita patungkol sa Catholic na hindi niya alam nga yung sino yung founder ng Catholic. Sino yung founder. Pero ang alam niya, ang Catholic from 2,000 years ago. At sabi niya kanina pa na ang true church, hindi sila yung true church. Ang true church 2,000 years ago. So nagkaka-connect doon sa Catholic at sa sinasabi niyang true church. So itong pahayag ni Eliseo Soriano ay sinasang-ayunan pa namang history. O, sabi dito sa Young Student Encyclopedia, page 261, the Roman Catholic Church is the most ancient Christian denomination having its root in the first century. So, first century, malinaw, 2,000 years ago, malinaw na kahit ang kanilang puno ay nagpapatunay na ang Katoliko ay ang tunay na iglesia 2,000 years ago, at yung MCGI na binabanggit niya, sabi niya, we are not the true church. Sabi niya yan. Hindi ko sabi yan. Sabi niya yan. So, sa debating ito, actually, nagtataka talaga ako sa ating mga kaibigan nating MCGI kung bakit nakikisali sila sa usapin patungkol sa true church kung aminado sila na hindi sila yung true church. Hindi ko magets yung idea nila na yung puno nila nagkiklaim na we are not the true church. Pero, pinupush pa din ng mga membro, mga maliliit na ano nila, na nagpapatunay na sila daw yung true church. Kahit malinaw na sinasabi ng puno nila na hindi sila yung true church. O malinaw yan. Unless sila ay inaatake nila mismo yung kanilang puno o hindi nila sinusunod mismo ang kanilang puno. So, malinaw sa sinabi ni Eliseo Soriano na he is not, we are not the true church. Hindi daw sila yung tunay, yung true church from 2,000 years ago. Kailan lang ba yung MCGI? 19 something. Hindi ko exact kung kailan. Pero not 2,000 years ago. At ang true church, 2,000 years ago. At aminado siya na ang Catholic ay 2,000 years ago. So, yun lang. Salamat. Okay, so, wini-wave na ng rebuttal side. Affirmative ang kanyang oras. Ngayon, dadako naman tayo for cross-examination. 10 minutes, Edwin. Pasok. Naka-off mic pala ako. Ilang minuto yung tanong ko, bro? 10 minutes. JC.
10 minutes. Okay, salamat. Ano. Okay, salamat po sa Diyos, mga kapatid. Ano. So, ang ganda na itong paksa na ito. Kung lalo na Edwin, sa iyo ba yung kumakahol na aso? Malayo yun eh, yung aso. Oh, sige, so, sa iyo. Okay na, no? 10 minuto sa akin. Okay lang ba? Okay, sige. Una kong tanong. Kailan ba na itatag ang samahang RCC? Sa aral nga namin, bro, 33 AD, Pentecost Day. Day of Pentecost. Ah, yung Pentecost na yun, ano yung eksakto? Yung sa panahon, kailan siya na itatag? Sa panahon ni Apostol Pablo? Yung Pentecost? Saan eksakto, bro? Doon sa Biblia. Doon sa 33 AD, bro. Okay, sige. Pwede bang bigyan mo ako ng verse dito doon sa sinasabi mong naitatag ang Katoliko doon sa 33 AD? Sige, isang verse lang, kapatid. Isang verse lang. Teka, para makuha ko kung saan eksakto siya. Wait lang, bro. Naghahanap, makisig, pwede pakiano muna yung time ko, mauubos. Okay lang ba, Mac? Makariel? Si best friend tuloy na babanggit ko. Paki-off muna yung time ko, naghahanap siya. Okay, ako, nahanap ko, kita. Bro, parang nasa apps. Oh, okay, sige. Yung nasa apps? Oh, nasa pakitulong apps. Nga, bro, Ilipin. Paki-post lang yung time ko ha, papahanap ko kay Elipin yan. Pakitulong bro Elipin, Acts ano, babasahin ni Elipin. Acts 2. Oo. Sige, pakibasa Elipin para madinig ng mga nakikinig. Ano po, dos? Oh, Acts 2, 1. Oh, Acts 2, 1, 2, ano, 2, ano, 4. 2, 1, to 4, ito po ang nakasulat. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit. Yan ba yun? Yes, bro. Sige. Yes, bro. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabaha-bahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaroon. Okay, patuloy ko na. So dyan nag-umpisa yung Roman Catholic. Tama, bro. Tama. Okay, yan yung eksaktong tiyempo sa Biblia. Sound speaker, Lupin. Yes, bro. Yan yung unang. Yes, bro. May nagba-bounce. Paki-off yung ano yung mic. Okay. Okay na, no? So, yan pala yung eksaktong yung tiyempo sa Biblia, no? Dun sa panahon pala ng Pentecost. Mm-hmm. So, ibig sabihin, way back nung panahon ng Pentecost, wala pa yung Roman Catholic. Yes, bro. Wala pa. Ganun ang magiging ano natin doon, analogy natin, no. So, yung bang 1618, yun ba iglesyang totoo? Yung nasa 1618 ni Mateo? Hindi, kung mapapansin mo, bro, doon, itatayo. Hindi, tanong ka, sagot ka muna sa tanong ko. Wag ka, hindi kita pinagpapaliwanag. Sige. Okay, kategory ka lang tanong ko. Yung bang si 1618 ni Mateo, yung bang itinayo na yon totoong iglesia ba yun o hindi? Hindi pa. Ah, hindi totoo yung tinayo ni Kristo sa 1618. Ah, huwag kang aamin. Ikalibing isang utos, huwag kang aamin kapatid. Maamin ka kagad. So, tinitindigan mo ba? Hindi mo ba babawiin? Hindi totoo? Ibig mong sabihin, hindi totoong iglesia yung tinayo ni Kristo? Ipapaliwanag ko, bro. Hindi kita pinagpapaliwanag. Sige, magtanong ka. Sumagot ka lang. Sige, magtanong ka. Yung itinayo ni Kristo sa 1618, yun ba iglesyang totoo o iglesyang palpak? Ang sagot ko dyan, wala pang iglesya dyan. Hindi. Yung iglesyang itinayo kaya nga sa 1618, sinabi dyan, hindi pa itatayo umiiran. Ko.
O in the future tense. Kaya yung hasis yung sagot ko nung sabihin, unan, hindi. Nung sabihin niya yon, wala pang iglesia. Yes, kaya nga itatayo ko. Itatayo pa lang. Ah, magkaiba ba yung magtatayo sa itatayo? Oo, kasi yung itatayo, future tense yan eh. Hindi. Ah, yung magtatayo, ano yung magtatayo? Magtatayo. O magtatayo? Oo. Magtatayo. Yun yung bagong structure, magtatayo. So yung itatayo, galing siya doon sa meron siyang pinag-umpisahan. Sabihin, hindi ka ba naniniwala kapatid na yung iglesia ng Diyos dati nabuwal? Oh, naniniwala ko doon. So, buti na naniniwala ka at magkasundo tayo. So, hindi ba natin pwedeng isipin na yung salitang itatayo galing doon sa pagkabuwal? Possible ba yan? Hindi, kasi sabi nga itatayo, ibig sabihin future tense, itatayo pa lang. Oo. Pero hindi yung future ang tinatanong ko. Yung physical nung itatayo. Meron na, may existence na, tama ba? Oo, tama kasi hindi pa siya sa okay, amin okay. Ba, so, hindi siya. So kinontra mo yung sinagot mo kanina. Hindi pa okay, siya okay, okay. Okay na, kinontra mo yung sagot mo kanina, sabi mo kanina wala pa. Hindi okay. Sa yung so, ibig sabihin ko. Okay na, magtatanong na ako. Ilang minuto pa kapatid? Mr. Moderator, ilang minuto pa ako? Diyan sa screen, 5. Okay, so babalik ako sa basic. So, kagaya ng nilatag ko kanina, makikilala natin sa aral. Yung aral may kalwalhatian ng Diyos. So, tatanungin ko itong kausap natin. Yung bang RCC, kapatid, yung inyong samahan, meron ba diyang kalwalhatian ng Diyos? Yes, syempre. Okay. So, ang tanong ko, ano ba yung kalwalhatian ng Diyos na nandun sa RCC? Ano yung kalwalhatian ng Diyos? Oh, lahat ng inutos ng Diyos, lahat ng ginagawa para sa iglesia, ginagawa sa nakabatay sa Biblia, nakabatay sa tradisyon, nakabatay sa salita ng Diyos. Yung iglesia na yun nga yung RCC nga. Hindi, ang tanong ko simple lang eh. Ano yung kalwalhatian ng Diyos? Yung kalwalhatian niya. Kasi sabi mo nandun sa Roman Catholic yun eh, di ba? Tama. O di may kalwalhatian yung Roman Catholic. O ano yung kalwalhatian na yun na nandun sa kanya? Kaya nga bro, yung sagot ko, lahat ng binabanggit sa Biblia, inutos, yung paggawa ng Biblia mismo, yung tradisyon, nandun sa Catholic lahat. So, yan yung sagot ko patungkol sa tanong mo. Okay, sige. So, yung founder nyo, anong pangalan ng founder nyo? Kung titingnan mo sa Wikipedia, bro, Jesus Christ, bro. Ah, si Jesus Christ. Okay, kung kayo ang true church, meron ba kayong apostolic succession? Siyempre, meron. From okay. Pag sinabing okay, from Jesus Christ to hanggang saan sa ating panahon? Okay. Kasi Pope succession Francis. Nga eh. Okay. So walang putol 'yon. Yes, walang putol 'yon. Okay, so okay, maliwanag 'yan, oh. Okay, next question. Proceed. Sila nawala. Nawala na sana. Nag-research uli. Okay. Humina lang yung data niya. Humina. Kadata lang. Si Ilipin ang magtuloy. Papasok dyan. Papasok yan. Okay. Teka lang. Naglolo ko yung headset ko. Ayan.
saan mo ba mababasa sa Biblia na ano, na Rasha, yung iglesia, eh, ang pangalan ay Roman Catholic, saan mo mababasa yon? Oh, yung kung letra for letra, bro. Wala yan, bro. Ha? Ano-ano? Pakiulit? Oh, kung letra for letra, yung binabanggit po, wala yan. Ah, hindi nakaletra. Ibig sabihin, yung RCC, kapatid, eh, imbento nyo lang. Kasi sabi mo, umamin ka. Umamin ka na naman na hindi pala mababasa sa Biblia to. Saan galing to, kapatid? Oh, kasi hindi nga lahat mababasa, bro, sabi sa Biblia. Oh, ibig sabihin, mababasa rin yan. Oh, may sabi ko nga sa pati sa patunay ko, merong mga mababasa sa Biblia. Una, yung mga karakteristik ng iglesia na yung pinapatungkulan, yan nga yung holy, yung Catholic Church. Hindi, ang tanong ko kung ibig sabihin hindi nakasulat yung Roman Catholic, kapatid? Yes, hindi. Okay, inamin mo, no? So inamin niya mga kapatid. So, kung hindi ito nakasulat at hindi sinulat ng mga apostol, sino sumulat nito? Oh, kasi yung Roman Catholic, bro. Galing kasi yan sa Greek, bro. Na ibig sabihin, tinatanggap mo na hindi Greek yan ang pangalan ng yan, iglesia. Bro. Kung hahanapin mo yung Greek word. Ibig sabihin, Okay, sige. Ibig sabihin, tinatanggap mo na hindi Roman Catholic yung pangalan ng iglesia na tinayo ni Kristo. Hindi ko tinatanggap kasi nga okay, ang mga karakteristik. Sabi mo hindi nakasulat yung tinayo ni Kristo nakasulat eh. Oh, sabi ko nga hindi nga lahat nasusulat. Hindi nga sige, ang tanong ko yung bang itinayo niya sa 1618, RCC ba 'yon? Yes. Oh, ano ba pangalan no nung itinayo niya? Time. Walang binanggit. Ay, sabihin, hindi time. Ibig sabihin, hinuha mo lang pala yun. Time. Kasi hindi nakasulat eh. Time na ba? Okay, sige. Ilang minuto ba ang rebuttal ko? 10 minutes, pasok. Okay, sige. No? 11:24, so sumaatin po ang kapayapaan ulit, mga kapatid. No? Buti pinaliwanag. Hindi ko alam na pwede pala mag-play ng video. Ano? So buti, before niya i-play, sinabi ko na kagad. So, nakuha naman siguro ng mga nakikinig yun. No? Wala na putol yun eh. Hindi kami yun. Diba? Yung pinilay niyang video, medyo putol lang. Sana pinilay niya ng ano, para naintindihan ng iba kasi pinutol kagad. So, may sinasabi dun si Brad Ellie na talagang hindi kami yun kasi nga, kahapon lang kami pinanganak eh. Hindi naman, awkward naman i-claim namin na kami yun. Iglesia nung unang siglo yun. Kami, iglesia din kami, kaya lang dito sa ating panahon. Kasi nga, naniniwala tayo na may hula, bayang lalalangin sa mga huling araw. So, naniniwala tayo. Ito, bahagi natin ng huling araw. No? So, umiiral na yung iglesia. So, hindi ibig sabihin na yung iglesia na yun kung masabihin namin hindi kami yun na physical, kasi nga physically hindi naman talaga kami yun. Eh, hindi ibig sabihin, hindi na kami totoo. Kundi bagkus, sinasabi namin na kami ay totoo dahil nga doon sa inaasahan namin, umaasa kami na may hulang darating na bayang lalalangin, pupuri sa kanyang pangalan sa huling araw, no? Sa mga huling araw, magmumula sa mga pulunan dagat, sa silanganan, at pasok naman ng Pilipinas, no, mga kapatid eh. Ang Pilipinas, nasa pulo naman talaga ng mga dagat. Silanganan nga eh. So, sinabi niya rin kanina, no? Siguro nadinig niyo naman yung sinabi niya. Wala daw putol yung succession. Totoo ba yun? Ayon ba sa encyclopedia nila, papayag ba tayo rin, mga kapatid? Mabutit siguro Bro Ilipit, pwede ka bang magbasa ng konting ano para baka sabihin niya naman wala tayong batayan? Pakibasa nga kapatid, pakita lang natin sa kanila, no? Para makaintindi itong mga nakikinig natin. Sige po, kapatid, pakibasa po. Iigsiyan na lang po natin kasi masyado pong mahaba. So, ito sige po, yung Catholic kapatid. Encyclopedia, Volume 1, page 309. Ano? So, ito po ay napapangkat sa tatlo. No?
Una, yung Age of Humanism. Meron pong apat na anti-pope. Sa early medieval period naman, meron pong 18 na anti-pope. Samantalang doon sa isa, 6. No? Yung una, meron pong 4 sa Christian Roman Empire pala, 4. Sa early medieval period, 18 yung anti-pope. Tapos sa Age of Humanism, 6. Okay. Tapos ito po yung citation. Anti-pope yung pala yun, kapatid. Ibig sabihin, mga tarantadong pope. Opo. Yan? Opo. O eh, paano magkakatuloy-tuloy? Kaya tarantado pala yung pope. Meron pang mga pope yata na, ano kapatid, meron ka bang record doon? Yung mga salbahing pope na may mga nanggahasa pa. Meron ba tayong record doon, kapatid? Meron pong... O, sige, kapatid. Meron pong naitala na 8 na notorious pope sa kanilang history. O, kita nyo? Papangalanan ano natin pa sasabihin? Ibig nyo bang sabihin yung mga tarantadong yun, succession pa rin yun ng sa Diyos? Gago naman pala ang Diyos pagka gano'n, kapatid. Ibibigay mo yung katwiran niya sa mga gano'ng kawalang yung tao. So, hindi tayo nagsasabi, hindi tayo nagpaparata nga, may batayan tayo, baka pagkamalian tayo ng iba. No? Hindi nasa po tayo nagpaparata. Ayon po sa record nila yan. Ano? So, kung meron pang ditong... objection, moderator, objection. Foul words yan, foul words. Okay, sige. Ipagpatawad niyo po mga kapatid. Yan. Pero ito lang naman po, ayon lang naman po doon sa... Okay. Pakisuyo, no? Wala kayo na pag-usapan regarding dyan. Ang napag-usapan nyo lang okay, ang pro-attitude during the cross-examination. Pagdating sa sa presentation, wala kayo na pagkasundoan dyan, ano, Russia. So, mapuputol Paul lamang Lord yan. Diyos, ginagago mo. Paul Lord yan. Reply mo ulit. Shem, panoodin mo yung live. Okay, wala sanang sasabat. Sila. So hindi naman tayo magsasalita ng walang batayan. Ayun naman ay ayon sa dito record nila yan, sa debate na ito, dito sa debate na ito, ang pinaiiral dito, yun na pagkasundoan nilang rules. Ako kung pagbabasihan ko, belief ko, sablay sa akin ang dalawa. Okay, sige kapatid, tuloy na natin para matapos Diyos lang. Diyos, ginagago mo. Ngingi ka ng tawad. Huwag ka makikailang kapatid kasi nagpe-present. Mr. Moderator, dapat kami lang nag-uusap, no? So, hindi ko naman sinasabing yung Diyos namin ang gago, no? So, yung kinikilala, talaga namang gago ang mga Diyos-Diyosan, kapatid, eh. No? Huwag mo naman sabihin yung Diyos-Diyosan, ano yung kapatid, no? So, kaya natin sinasabi yon, no? Dalayan ng ano ng maling paniniwala. Yung talagang maling paniniwala, hindi naman talaga tunay na Diyos ang ano noon. Proceed. Gumagabay doon. So, Rasha, wag ka ano si Maya, wag ka makialam, kapatid. Kung gusto niyo itigil na natin 'to kung ayaw niyo ng gantong ano. So, tayo kasi kami hindi kami sanay ng ano no, sinasabi namin yung totoo, no? So, talaga naman tarantado sabihin ko ba naman alang naman sabihin mo bait 'yan. Mga notorious nga ayon dun sa kanilang referensya. Hindi naman kami may sabi niyan. Sila nga nagsasabi, notorious. No? So, sinasabi lang namin sa inyo. Kung ngayon, kung hindi nyo matanggap yung sinasabi namin, kayo naman, wala din naman usapan na ganyan. Nagpe-play kayo ng video. Hindi ko naman kayo pinintulutan. Pero ginawa ninyo yan. Okay lang naman sa akin. May nadinig ba kayo sa akin? So, ngayon, bumabasa kami ng referensya nyo na pinapatunayan namin, tarantado yung mga pope nyo. Bakit ngayon kami, pinipigil nyo kami? So, kung gusto nyo, itigil na natin to. No? Kung ayaw nyo ng ganito. Proceed. Kayo, kumukuha kayo ng video, wala kaming pahintulot. Wait lang, paliwanag ko lang ng konti, no? Kasi isang bagay pa nakarecord kasi ito. Shem, take note, may rule sila. Yun ang umiiral sa loob ng debate. Okay? Wala sila na pagkasundoan tungkol sa bagay na yan. Napuputol lang ang usapan, sabi doon sa rules na napag-usapan. Mapuputol kasi, Mr. Moderator, kung bibigyan mo ako ng ano. Kapag merong unrelated na topic. Kasi bukod alam nyo, hindi ko naman ito gagamitin sana Tuloy mo, Edwin. Sige, tuloy ko. Hindi ko naman talaga sana gagamitin to. Kaya lang, ginamit niyo yung video namin na hindi naman kayo nagpaalam sa akin. So, hindi naman ako papayag nung gano'n na kami.
plinay nyo yung video, naging bias kayo. Bro, Edwin, tuloy mo na lang rebuttals para... Okay, rebuttal ako. Na. Gamitin mo yung oras ko. Paki-on yung time gun. So, hindi naman ako papayag na play kayo ng video na pinutol nyo dahil kukuha lang kayo ng isang article na para pasamain yung puno ko. Hindi ako papayag doon, kapatid. So, ngayon, kaya ginamit ko to dahil naging bias kayo. So, pagpatawad nyo ako kung sabihin kung tarantado yung pop nyo. Kasi hindi naman ako may sabi nun. Ang sabi dito, notorious nga yung pop nyo. Ibig sabihin, referensya nyo nagpapatunay. Hindi ako. Kayo may record nito, oh. Eh, tanggalin nyo sa encyclopedia nyo to. Gusto nyo pala takpan eh. Ba't nyo nilalagay dito? Eh, ngayon nakuha namin. So, ngayon, balik ulit ako doon. Ilang minuto pa yung oras ko? Mr. Moderator? 4 minutes. Okay. Ang sabi niya kanina, nagsimula daw doon sa panahon ng Pentecost. Yung pagtatayo ng iglesia. No? Meron bang sinabi ro na wala naman sinabing katoliko. Inisip niya lang, wala siyang referensya kasi pinababasa ko sa kanya, meron bang katoliko na kalagay diyan? Wala naman daw. Wala, inaamin mo pala eh. Ikaw may sabi, hindi mababasang katoliko. Ba't mo sasabihin ikaw 'yan? Ba't mo sasabihin kayo 'yan? Tinanong kita. Meron ka bang mababasang katoliko? Wala daw. O di ibig sabihin, katha-katha niya lang 'yung mga kapatid, no? Hindi mababasa sa Biblia. Yung sabi doon sa, huwag tayong ihigit sa mga bagay na nangasusulat. Nakasulat dapat eh. Buti pa yung sa amin, kahit iwahiwalay, nakasulat. No? At least nakasulat. Yung sa kanila, walang nakasulat. Hindi siya naniniwala, no? Na, kapatid, alam mo ba yung nasa Oseas? Na ang bayan ng Diyos nabuwal. Nasa ano yata? Nasa Amos. Kapatid, kabisado mo ba yung talata? Opo, sa Amos. Philippine. Pakibasa nga. Pakita ko lang sa kanya, no? Yung pinanggalingan nung 1618, no? Sabi niya, wala daw iglesia. Opo. Sige, pakita nga natin. Opo, ito po yung nasa Amos 9 at talatang 11. Ito po ang nakasulat. At sa araw na yaon, ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. Kaya naman pala, doon pala yung salitang ibabangon. Kaya nga nililinaw ko sa kanya-kanina. Yung bang magtatayo tsaka yung itatayo, yung bang magtatayo bagong building ba yun? Yung itatayo, saan ba galing yun? Doon pala naman pala galing sa Amos. Buwal naman pala yung ano. Bakit? Kasi nga, nagsigawa sila ng, nagsiliko sila doon sa katwiran ng Diyos. Kaya sila nabuo. Wala lang akong time para hanap. Ewan ko kung kabisado ni Elipin yun. Kabisado mo ba yun, Elipin? Dahil sila yung mga nagsiliko. Nasa Amos din yata yun, kapatid. Kuha mo ba yun? Ano pong diwa, bro? Yung kaya nabuwal yung tabernakulo na yun dahil nagsiliko sila. Meron ka bang referensya nun? Okay. Ano po, okay na. Nasa Amos yun. So, okay lang. So, doon galing yun, no, mga kapatid. Yung salitang itatayo, galing doon yun sa Amos na buwal na tabernakulo ni David. Kaya doon sa Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia. Iglesia yun ng Diyos. Anong katunayan natin na iglesia yun ng Diyos? Basahin natin ha. Pakibasa kapatid yung Gawa 28:20. 28. Sa Gawa 20:28. Opo. 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayun, hindi sinabing at pakanin ninyo ang katoliko. Hindi ganun ang pagkasabi. Ang liwanag na kaletra, iglesia ng Diyos. Ano papatunay natin kapatid?
patutunayan natin na talagang ang pangalan ng iglesyang tinayo ay iglesia ng Diyos. Pakibasa kapatid ang 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Time. Rasha. 10 minutes cross exam. Proceed. Mabilis ang tanong lang to. Akakabasa lang, no? Tanong ko kay Edwin, dito sa 1 Timoteo 3, binabanggit ito obispo. Sino yung obispo ngayon ng MCGI? Ang obispo namin si Kristo, kapatid. De, yung tinatanong ko ngayon, yung nakikita. Si Kristo kapatid. Hindi ka ba naniniwalang obispo si Kristo? So, bawal magtanong, sagot lang. Next question. Hindi, ayun nga. Si Kristo nga, sagot ko, si Kristo ang obispo ng MCG. Next question. Yung tanong ko kay Edwin, saan mababasa sa Biblia yung MCGI din? Hiwa-hiwalay nga yan kapatid eh. Pero nakasulat sa Biblia. Kamukha ng members. Galing sa Kokote. Nasa Roma. Mababasa, bro? Makisanib. Nasa Biblia kapatid. Iisa-isay natin, gusto mo? Nakisanib. Sige, diba, binasa natin yung Church of God. Next tanong ko. Yung bro. Members, hanapin natin, gusto mo? Sige, tanong next ulit. Tanong ko, bro. Sabi mo, nakisanib kayo. Sino yung tumanggap sa inyo, bro? Ha? Diba ang Diyos. Diyos ang tumatawag kayo. Diyos. Yung Diyos, kapatid. Diyos ang tumanggap sa inyo. Sino ba ang namumuno sa iglesia? Di ba ang Diyos? Meron pa bang iba? Kailan kayo tinanggap ng Diyos? Nung tinanggap namin yung aral. Hindi, kailan? Yung nung tanggapin namin yung aral, kapatid. Yung pagtanggap ka nito, kapatid, papaliwanag ko sa iyo. Hindi yan, individual yung pagtanggap doon sa iglesia, hindi yung buo kagad, isang sabay-sabay, sabay-sabay kami tinanggap. Hindi gano'n, kapatid. Sige, pagtanggap doon sa iglesia. Next okay. Tanong ko, bro. Paliwanag ko lang. Ang pagtanggap, individual. So, pag tinanggap mo yung aral ng Diyos, ibig sabihin, okay na. Okay na. Tanong ko, bro, kailan ba natayo yung MCGI? Yung pagpaparehistro ba tinatawag? Kasi wala akong tindig kanina, pinaratangan mo ko. Sinabi ko raw na si Brad Eli nagtayo. Wala akong sinabi ko, nagparehistro. Pinamalian mo na naman ako kanina. Hindi, yung tanong ko. So, yung pagpaparehistro, kapatid, nung samahan namin. Kailan? Siguro, mga kapatid, mga 1980 yata yun. Hindi ako nagkakamali. Yung rehistro, sino yung puno dyan? Nagparehistro? Yung nagparehistro? Yung sa MCGI, sino yung puno dyan sa MCGI? Ang puno nga namin, si Kristo. Si Kristo. Oo, si Kristo ang puno namin. Pero huwag mo itanong na si Kristo ang nagparehistro, hindi ganun kapatid. No, si Kristo naglagay ng ilan sa iglesia, sa iba't ibang gawain yan. Bakit? So kami, bahagi kami nung gawain ng iglesia. Yan tanong ko ba. Bakit si Eli Suriano yung nagparehistro niyan, hindi si Kristo? Di ba nga, naglagay nga ang ilan sa iglesia, iba-ibang position yan kapatid. Lahat po tayo, ayon doon sa Corinto ata yun, na inilagay niya na pinakasangkap ayon sa kanyang minagaling. No? So ikaw, may trabaho ka sa iglesia. So siguro sa panahon namin ngayon, mangangaral namin si Brother Eli ang kinakasangkapan ng Diyos para itawid sa amin yung mga katwiran ng Diyos. Yung tanong ko, bro. Kapatid, yun lang ang Sabi mo, bro, umanib kayo. Bakit umalis si Suriano at hindi umanib sa iglesia ng Diyos? Umalis sa iglesia ng Diyos. Anong umalis?
yung kay Perez, bakit siya umalis? Oo, kung sinasabi kapatid, mong may hula. Oo, kung sinasabi ganito, mong kapatid, no? Ano, oo. Yung may sumali. Hula kasing magaganap. Okay, tama, makinig ka. May hula kasing magaganap sa mga huling araw patungkol doon sa bayan ng Diyos na ang wika ang sabi. Darating ang panahon, mga babae magpupuno sa kanyang sambahayan at magpapahamak doon sa kanyang katwiran. So, yun yung time na naniniwala kami, ayon sa paniniwala namin, na pinangunahan niya ni Libita Gugulan, no, na babae na magpupuno, which is against sa kalooban ng Diyos. Dahil bakit? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae, ang wika, ay matutong tumahimik. So, hindi pinagpupuno ang babae sige, sa loob sige, ng iglesia. Salamat, so, bro. Okay, okay na kapatid? Okay, sige, sige. Next na tanong ko, bro. Naniniwala ka ba, bro, na ang iglesia ay nag-iisa lang or one? Ilang minuto? Taka, ilang minuto pa? Mr. Moderator? Proceed lang. 5 minutes. 5 minutes, okay. Go ahead. Naniniwala ka ba, bro, na ang iglesia ay nag-iisa lang or one? Nag-iisa? Hmm. Oo, kapatid. Yes. Oo. Naniniwala ka ba, bro? Simula pa doon sa... Oh. Next question ko, bro. Sabi mo, one. Oh. Ang tanong mo, kung naniniwala ako, isa lang iglesia. Tama. Okay. So sabi mo, yes. Yung no? Tama, ah. Naniniwala ka tama, din ba, bro, na ang iglesia ay dapat holy siya or banal? Ano? Huli? Oo. Ano? Huling? Naniniwala ka din ba na ang iglesia ay holy o banal? Oo, samahan na mga banal yun. Ilang ka namang tapos okay. Siya, hindi ba? Sige, ang iglesia kasi ganito, no? Ang iglesia, yun yung mga tao. Binubuuyan ng mga tao. So, sang-ayon ka na one, sang-ayon ka din na holy yung iglesia. So, naniniwala ka ba, bro, na ang iglesia ay pangkalahatan o universal or sa Greek Catholic? Pangkalahatan? Natural. Walang Hudyo, walang Griego. So, pangkalahatan yun. Mm-hmm. So, diba? Naniniwala hindi nagtatangi ang Diyos, eh, no? Nandun sa Santiago. Okay, bro. So, naniniwala ka na iglesia 1, holy, tapos pangkalahatan. Sunod yung tanong, bro. Sa Katoliko, baka mamaya sa Katoliko. Teka, nagtatanong ako. Yung tanong ko, bro, naniniwala ka ba na ang iglesia ay apostolic? Ang iglesia, what do you mean apostolic? Apostolic, ibig sabihin, nakaayon sa mga apostol, naka-connect doon sa apostol. Eh kasi ang apostol ginamit ng Diyos eh para ipangaral yung ebanghelyo. So sang-ayon so, ano, ka na, bro, na apostolic ang oh, bahagi iglesia. Ng iglesia yung apostol, kapatid. Oo, nasa iglesia so, yun. So in summary, bro, itatanong ko, bro. Hindi siya kabuuan apostol, hindi lang apostol ang next nasa question. Iglesia. So yung next question ko, bro, in summary, bro, ito naniniwala ka na one holy pangkalahatan o Catholic apostolic tama yung iglesia? What do you mean? Pangkalahatan apostolic? Ano ibig mong sabihin? Hindi ko makuha yung point mo. In summary nga lang at tinatanong kita, naniniwala ka ba na ang iglesia ay one holy pangkalahatan o Catholic apostolic tama? Hindi nga mabasa yung Katoliko. Kaya hindi ko pinaniniwalaan yung Katoliko. So, kung ang tanong mo, apostol, mayroong apostol sa iglesia. Gusto mo basahin ko? Tanong ko ulit, hindi. So, yung nauna mong sagot na tinanong kita kung ang iglesia ba ay one, binabawi muna ba yung one? Anong one? Wala akong sagot na one. Ang sabi ko kanina, ang iglesia may apostol. Pero hindi siya binubuo ng apostol lang. Marami ang nasa loob ng iglesia. Yung apostol, bahagi ng iglesia. Diba, tinatanong... Kasi ministeryo yon kapatid. Tinatanong kita na ang iglesia ay isa lang, diba? Sabi pero ang iglesia, hindi ministeryo. Hindi ganon. Question. Tanong. Tanong ko. gusto niya akong pumunta dun sa apostolika rumuan. Eh, no? So, gusto niya akong... Question. Kapatid. Tanong sige, ko. Tanong. Bago yung MCGI, bro, na tayo, saan yung tunay na iglesia, bro?
bago ang MCGI. Hindi naman nawala ang ano kapatid eh kasi nakasulat sa Biblia 'yun. Eh. O saan nga? Wala mo ba 'yun nakasulat? Saan nga bro, saan? Anong saan? Balisaan sila ba? Balisaan sila. Ay, hindi ko magets yung tanong mo eh. Bali, ang tanong ko... Paki-specific yung tanong mo. Yung tanong ko, naguguluhan ako sa tanong bago mo. Tinayo ang MCGI, saan yung tunay na iglesia? Saan sila? Nasa Pilipinas ba? Eh kasi nga ganito, may hula nga eh. No? Na lalalangin sa huling araw. So may certain time. Kung kailan magaganap 'yon? Time, no? So hinahanap niya pala yung physical. Okay. Edwin. Clear naman yung boses ko siguro. Mm-hmm. So conclusion 5 minutes Edwin. Pasok. Uh-oh. Ako na ba magko-conclude? Okay, sige no. Salamat sa moderator no at sana maging professional tayo sa pag-uusap. Kung may usapang ganito, sana hindi nila pinapayagan yung may sasabat kasi pinapakita nyo na kulang kayo sa sa mabuting pag-uugali no. Kasi sa atin hindi naman natin ginagawa yung ganun. Pinapabayaan ko sila, bahala kayo kung kayo nag-uusap no. Okay na, sige, gagamitin ko na lang yung time ko no. At hindi ko naman masyadong ayokong puruhan si Rasha dahil kaibigan ko yan. Gagamitin ko na lang yung time ko para dun sa kaayusan. Total naman, ika nga, debate is life dito sa atin lahat. No? Lahat tayo, lagi tayong naandito. So sana natututo tayo sa mga panahon na inilalagay natin dito. No? Kung paano yung dapat na ugaliin natin. Mag-observe tayo mga kapatid. Kung gumagamit kayo ng ganung ipinagbabawal na technique, eh dapat deserve din kayo na tumanggap. Diba kasi gumagamit din kayo eh. Pangit naman kung kayo lang ang gagawa ng ganun. Tapos pag sa inyo ginawa, nagagalit kayo. So kung ayaw nyong gamitan kayo ng ipinagbabawal na technique, huwag kayong gagamit ng ganun. No, unang-una, wala kayong pahintulot, din nyo ako piniim. Oh, gagamitan kita ng ganito, no? So, okay lang sana kung siniwalat nyo yung kabuuan. Pero hindi, kumuha lang kayo ng konting katwiran o katwiran sa inyo. Ewan ko kung katwiran tawag nyo doon. Para ipangsira doon sa tao, which is bias yung gano'n, mali yung gano'n. Unang-una, dapat din na natin sila dinadamay dito. Dahil usapang ano lang naman ito no, sa atin. Magkakasama tayo dito palagi. Huwag na tayo mandamay ng tao. So, doon na lang tayo sa katwiran. Patunayan mo na yung iglesia mo, totoo, doon tayo sa aral, wag na natin idamay yung mga tao. Kasi pag dinamay mo yun, hindi ako papayag nung kapatid. No? So, imbis na hindi ko gagamitin sa inyo to, eh gagamitin ko to. Kasi ganun ang ginawa niyo. So, kung ayaw nyong gawin sa inyo, wag nyong gagawin sa iba. Ngayon, doon tayo sa, pasadahan ko lang saglit. No? Ayon doon sa mga hula no? Na pinakita natin, sa aral. Yung aral wala naman siguro kayo maitututol doon kasi subukan niyo lang tutulan, malalaman niyo ang aral namin hindi nanggagaling sa sarili naming kaunawaan. Kagaya nung sinasabi nung talata, no? Hindi ko na siya pababasahin kasi maubos yung time. Nanggagaling yung salita, no? Yung kalwalhatian ng salita doon sa Diyos, hindi sa sariling kaunawaan ng tao. No? So sa amin, kaya sa amin, ang ginagawa namin pag nagpapaliwanag kami, hindi sa sariling unawa namin, kundi yung mismong talata ang nagpapaliwanag, no? Na kung ano yung ibig ipaunawa sa atin nung talata. So yun yung ginagamit namin para hindi sinasabi na self-interpretation lang namin yung aral na inaaral namin. Hindi ganun mga kapatid. Lahat ng aral na itinuturo namin, komo yun nga ang unawa namin, yan ang batayan ng katotohanan, yan ang palatandaan ng pagiging totoo, yung aral. So yung aral namin, lahat nakasulat. Ngayon, kung meron kayong aral na pinaniniwalaan nyo na imbento lang namin, hindi, wala tayong magagawa doon. Pero sa amin,
lagi kaming merong batayan doon sa aral na iniaaral namin sa mga tao, kaya ka sa amin doon sa mga nagtatanong. Basa. O, di ba? Hindi sariling unawa namin eh. Ang Biblia sumasagot eh. No? So yung sinasabi niya kanina, eh nahanap niya pala yung iglesia. Ano ko? Ilang minuto pa ba? Yung iglesia pala yung nahanap niya, yung physical. Eh, ang sabi doon sa context, eh, bayang lalalangin. Ibig sabihin, may certain time kung kailan magaganap yun. So, yung panahon na yon, tinatanungan ng mga apostol eh. Di ba yung nandun sa gawa? Kailan mo baga? Eh, yung mga panahon, Diyos ang nakakaalam dun. So, naghahanap siya noong iglesia doon sa kung kailang panahon, nasaan yung iglesia. So, yun lang ano. So, eto na lang siguro, mga kapatid. Medyo gabi na rin, no? Salamat pala sa mga presensya na kayo, mga kapatid. Wala akong ganong intention, no? Sinabi ko lang naman, ang tarantadong Diyos, no? Tarantado ang Diyos na gano'n, na maglalagay ka ng mga notorious. Hindi gano'n ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos, Diyos ng katwiran, hindi siya maglalagay sa... Naglalagay nga siya mga pili doon sa iglesia, tapos tarantado ilalagay mo. Tapos sasabihin mo, totoo. Eh, tarantado yung ano, mamumuno. Papayag ba kayo? Ganun ang Diyos. Ibig sabihin, lalabas. Kaya ako sinabi, tarantado ang Diyos pagka ganun. Hindi tarantado ang Diyos. Sinabi ko lang yun, no? Dahil doon sa unawa nila. Yung po, eh, notorious, tapos time, nila, time, time. Putol yung succession. Ibig sabihin, time, eh, time. Okay, okay. Salamat, no? Pasensya na, mga kapatid, no? So, 5 minutes, last conclusion. Sige. Salamat, Rasha. Moderator. Una, nagpapasalamat ako sa moderator, no? At saka sa mga audience natin, kahit 11:54 na PM, eh, nandyan pa din at nakikinig. Yung nalulungkot na ako, no? Dahil yung kaibigan natin, eh, hindi man lang napatunayan yung MCGI, ang tunay na iglesia. Actually, dapat binabanggit niya na sila yung tunay. Pero, ayon nga sa kanilang puno, eh, hindi nga sila tunay. So, sa gabing ito, sa debating ito, ito ay isang one-sided. Actually, panalo na kami dito sa topic pa lang. Kasi, yung puno nga nila mismo, eh, umamin na hindi sila tunay. So, kung hindi sila tunay, sino yung tunay? Ibig sabihin, kami, nagpapatunay kami na ang Katolik ay tunay na iglesia sa isang hindi doon sa pangalan, kundi doon sa karakteristik. Ang iglesia dapat, sinagot ito kanina ng ating katunggali, sabi niya, ang iglesia ay isa, one. Ang iglesia ay holy, yes, sabi niya, holy. Ang iglesia ay pangkalatan, o sa Greek, Catholic. Sabi niya, sumasang-ayon siya doon. Sabi niya, ang iglesia ay apostolic. So, aminado pala ang ating kaibigan na ang iglesia ay one holy Catholic Apostolic Church. Napakalinaw niyan. At kahit yung kanilang puno, sabi nga doon sa video na piniplay natin, kahit sabihin niya na hindi tunuloy kasi napakahaba nun, hindi natin po pwedeng i-play yun sa buong debate. So, ipi-play lang natin yung mga punto lang doon sa mga sinasabi ng kanilang puno na hindi nila alam kung sino nga yung nagtayo ng Catholic Church kasi hindi pa daw siya pinapanganak nun 2,000 years ago. Napakalinaw, 2,000 years ago. At sabi ni Eli Soriano na ang tunay na iglesia ay 2,000 years ago. Kita mo yan. Napakalinaw yan. Na kahit ang puno nila ay napapatunay na ang tunay na iglesia na tinayo ni Jesus ay ang Catholic Church, hindi po MCGI. Aminado sila dyan na they are not the true church. Actually, sabi ni Edwin, bakit kung true church yan, bakit maraming mga masasama ganito? Eh, kahit tingnan din natin yung MCGI,
kung true church sila, bakit yung puno nila mismo merong mga kaso? Merong mga kasong ganito, merong mga kasong panghahalay, merong mga kasong libel. Diba? Kung titingnan lang natin yung mga masasama. Kasi kung titingnan natin, yung tunay na iglesia, meron pong isang Judas dyan. Ibig sabihin, kung nagpapatuloy yung iglesia, ang daming Judas. Ibig bang sabihin, magiging peke ang iglesia kung merong isang Judas, maraming Judas? Hindi. Hindi. Dahil ang iglesia ay meron ding mga masasama yan dahil yung iglesia nga hospital na mga sinner. Kaya nga sabi ni Jesus na hindi ako tumatawag sa mga mabubuti kundi doon sa mga hindi mabubuti na para sila ay magrepent. Meron yan sa Biblia. So, kung tinitingnan nila na ang mga merong mga masasamang Katoliko dahil yun nga nagiging peke, hindi, mali. Mali yung pagtingin niya dahil mismong iglesia nila meron din. For sure, meron din dyan sa kanila. So, ako napatunayan ko sa gabing ito na ang Katolik ay tunay na iglesia. Ayon sa Biblia, ayon sa referensya, meron tayong binabanggit na napakaraming referensya. Actually, hinahanapan ko siya ng referensya. Dahil kung binabanggit niya yung iglesia ng Diyos na merong obispo, kami yun. Meron kaming obispo, sila wala. Sinasabi lang nila na si Jesus. Actually, claim lang din. Diba? Pero kung titingnan mo, yung iglesia ng Diyos merong mga obispo dyan. Sila wala. Ngayon. Sinasabi lang nila si Jesus daw. Which is claim pa din. So, malinaw na kahit yung puno nila na nagpapatunay na tayo ay tunay na iglesia. So, dun lang. Maraming salamat at sa time. Makinig kayo ng Faith for Us every Sunday na program namin para makapanood kayo ng ano. Okay, so dito na po natin tinatapos ang... Ba't nawala si Edwin? Dito na natin tinatapos ang debate, no? Mapayapa ang debate. At binubuksan na natin ang forum. Binubuksan na natin ang forum. Pwede na magtanong lahat ng mga gustong magtanong. Meron lang ako dalawang tanong.